Isang malaking tanong po ng mga mananampalataya, paano ba magiging talagang kaibigan si Kristo? Paano ba makikipagkaibigan sa Diyos? How do you really get close to God? How to be a strong, victorious, joyful, and serene Christian? How to be really spiritual? At mamagat po ng pag-aaral natin ngayon, get personal with Jesus. Gawing personal ang relasyon at pakikitungo sa Panginoong Jesus. Aming Ama sa Langit, kami nagpapasalamat po sa tinatamasa naming kalusugan. Salamat po sapagkat kami ay malaya na nakapagtipon-tipon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ay liwanag, kayo ang aming lakas, kayo ang aming buhay. Mangusap po kayo sa amin, turuan niyo kami ng isang personal na relasyon sa inyo. Ipakita niyo sa amin ang dapat naming makita. At nawa, Panginoon, madagdagan man ang aming karunungan, magamit ito upang malapit kami sa inyo, upang lalo kami maging kawangis sa iyong anak na si Jesus, at lalo naman kami maging kalugod-lugod sa inyo. Bless us. Speak, O Father. Speak to your people. Lead us unto greater godliness. In the name of your Son, Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, and we frustrate any malicious plan against your holy assembly. We hide in the shadow of your love and protection, and we seek your light. Let your light shine upon us. In the name of Jesus, our Savior, we pray. Get personal with Jesus. Bakit po marami mga karanasan ng mga tao na religious experience, pero walang spiritual experience na kasama? Not everybody who goes to church actually gets a private audience with the Lord. Hindi ko mo ang isang tao ay relihiyoso o matagal nang may relihiyon sa kanyang buhay, ay espiritual at banal na nga siya. What are the two modes of relating with God among many other spiritual modes? One of that is what we really see all the time, which is corporate. The corporate mode of relating with God. It is through the church or the assembly, through the congregation, through the fellowship. Meron po tayong pakikitungo sa Diyos na ginagawa natin bilang isang grupo, isang assembly, isang pangkat, isang iglesia. At ito po ay kilala at nakilalang lalo na noong mga naunang Kristiyano sa atin. Matapos ang Panginoon ay bumalik sa langit at naiwan ang mga mananampalataya na nangangapa kung ano ang kanilang gagawin, sila ay laging nagsama-sama. Acts chapter 2 verses 42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to everyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ito po ang report sa buhay ng mga unang Kristiyano. Dapat po nating tandaan na bago naging uso ang Kristiyanismo, ang relihiyon sa Israel ay yung tinatawag nating Judaism. At ang Judaism ay mayroon po yan na isang main component na corporate worship. Ang mga tao ay nakikita-kita sa templo, sabay-sabay nilang ginagawa ang mga dapat nilang gawin, ang kanilang mga ritual, kung ano-ano pa. At nasanay doon ang mga Israelita, kaya nung naging Kristiyano sila, ipinagpatuloy nila yon, subalit ngayon mas personal. Sapagkat hindi sila ang official religion at that time, in fact, they were considered a cult at that time, so they were meeting in people's homes. Pero patuloy yung kanilang corporate experience, that they would worship together, pray together. In fact, there was group learning, there was group meals even, there was a lot of group prayer, and the Lord would descend upon them and miraculous things would happen in the whole presence of everybody. There was communal life. In other words, communal religion of Judaism was brought in a more personal but nevertheless still a communal way by the new Christians.
natural ito po ang reaction nila sa event because naging outsider sila from just practitioners of the old religion. Nagkaroon sila ng bagong experience. Nagkaroon sila ng hatatawag niyong born-again experience. Nagkaroon sila ng bagong experience sa Diyos, pananaw. Kaya sila ay itinuring ng mga taga-dating relihiyon na outsiders. Maituturing pa sila siguro mga rebelde, mga gumagawa ng iba na namang uri ng relihiyon. Kaya ang kanilang ginawa ay nagsama-sama because they found comfort in each other's presence. Because there was a lot of threat and persecution, alienation from their old friends, from people who remained in their old religion. So there was separation. They gave strength to each other and they drew strength from each other. And miracles were done in the assembly. These miracles were the result of their unity, and at the same time, these miracles encouraged further unity. So ang una pong nakilala nila na uri ng pananalig na ganito ay yung maraming kasama. Kaya sabi sa Hebrews 10:25, "Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another." So the fellowship was meant to accomplish, among other things, encouragement for one another. Pero meron pa pong isang uri ng paglagong espiritual, at yun ang nais nating bigyan ng pansin ngayon. That aside from the corporate experience and the corporate activities, it is important for us to get personal with Jesus and to have a personal religion, a personal practice and development of spirituality. It is something that is between you and the Lord alone. Na hindi mo kailangan at dapat wala ng speaker, Bible study leader, walang usherette, walang mga kung ano-anong mga musician and singers and dancers because it's between you and God. It is and it must be prioritized alongside with corporate religious experience. And the Lord Jesus taught and modeled a very personal relationship with God. Mga kapatid, ito pong isang uri ng paglago ng Kristiyano na madalas ay napapabayaan. Halatang halata pag napapabayaan natin yung corporate or group experience. Absent ka sa church, alam. May mga churches, nasa bulletin board yung pangalan mo, pag absent ka, tatawagan ka na agad, pupuntahan ka na, ba't ka absent? Alam na alam, kitang-kita. So pag nagpabaya ka dun sa yung corporate aspect of your faith, halata. Pero meron pong pagpapabaya na hindi laging nahahalata, yun ay ang personal practice of your faith. A very personal one. Kasi walang magche-check sa'yo eh. Kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Pero napakahalaga po nito. In fact, the Lord Jesus Christ taught about personal prayer. Very importantly, the Lord modeled it. Matthew 14:22 to 23, among other verses that talk about the same thing, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. Ang Panginoon po ay maraming public activities, pero ang dami din niyang private and personal activities, especially personal prayer. The Lord also modeled personal worship. Mark 14:35 to 36, going a little farther, he fell to the ground and prayed, "Abba, Father," and he said, so on and so forth. That by himself, the Lord would worship. Without the group, without the choir, without everybody else. And therefore, the Lord had personal fellowship with the Father. Napaka-personal. And there was also, obviously, personal study of and reflection on the Word. As we can glean in Luke 2:46 to 47, nung ang batang Jesus, 12 years old, talked with the scholars at the temple, after 3 days, they, meaning Mary and Joseph, found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. If that body of scholars was to symbolize the Word of God, the known and written Word of God, he was there alone studying such words through these men. Meron siyang pag-aaral na mag-isa
At marahil hindi lang yon, nagbabasa rin siya ng mga scripture mag-isa. The Lord also practiced personal fasting. Hindi ko malaman ngayon kung bakit hindi na makapag-fast ang mga churches, kung hindi grupo, kung hindi ang dami-dami, tambak-tambak, sabay-sabay mag-fast. But the Lord fasted privately. Luke 4:1-2, Jesus, full of the Holy Spirit, was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days. The Lord also encouraged and taught about personal charities and good works. Matthew 6:3-4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Sabi niya, when you pray, go into your room. Pray by yourself. When you do good things, do it alone. It doesn't mean that we're not going to pray together with other people and other believers, that we're not going to do good things in a team, but it is important to realize that part of our growth is hinged on our personal practice of the faith. Therefore, the Lord had a very personal religion and spirituality, one that even challenged the establishment and public morality. Sa sobrang development po ng personal spirituality ng Panginoon, meron siyang mga paninindigan na salungat pa nga doon sa paninindigan ng templo at sa itinuturo ng relihiyon o ng establishment. Kaya sabi niya sa Matthew 5:27-28, you have heard that it was said, do not commit adultery. Yun ay itinuturo ng temple. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So it was a very personal spirituality that one can actually commit rape and adultery alone. Because when it happens inside your heart, it's very private and personal, it has already happened and done damage to your spirit. Very personal. Matthew 5:38-39, you have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. The official stand of the temple was eye for eye, tooth for tooth. Pero sabi niya, hindi yon. Dapat ganito, tinanggalan ka na ng balabal, gusto mo ibigay mo pa yung kamiseta mo kung gusto mong tunay na maging makadiyos. In Matthew 5:43-44, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Because of his spiritual practice and because of his very personal spirituality, he was able to transcend and go beyond the religious modes and the religious standards of the day. Kung lagi lang po tayong kasama ng kongregasyon, lagi lang tayong kasama ng grupo, kung merong moral standard yung grupo na yon, maaaring yun na ang maging stand natin at maaaring hindi na tayo makalampas pa doon. But because the Lord practiced very private spirituality, He was able to transcend that which only the group could reach as a group. Nalampasan niya pa. Sabi niya dati, sinasabing bawal makipagmangalon niya, pero tingnan mo pa lang nang may paghahangad, nangalon niya ka na sa loob ng iyong puso. It was very personal. Therefore, the Lord was able to practice personal morality. If we're going to base our morality only on what the crowd, what the throngs, or what the mob requires, it is possible that you will not go deeper. Hanggang doon lang yung hinihingi ng mga tao. Sa atin pong case, and basing it on the model and teachings of the Lord, how can we get personal with Jesus, with God? Kasabay at lampas sa ating corporate religiosity and spirituality, how can we be personal? Certainly, we should develop, strengthen, pursue and maintain personal prayer life tulad ng Panginoon. Umaattend po siguro kayo ng prayer meetings. Siguro pag sa ating program, yumuko po tayo at manalangin. Nakikiyuko tayo at nananalangin dahil yan ang ginagawa ng lahat. Pero nananalangin pa ba kayo kung mag-isa na lang? Kumusta? Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:6, when you pray, go into your room. Close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
Napakasarap naman kung ikay magulang, bigla mong binuksan ang kwarto ng iyong anak at nabisto mo na ang ginagawa ng iyong anak in secret ay nananalangin. Pero kung biglang pinatay ang computer, biglang inilipat ang isang buton dahil meron palang pinupuntahan siyang hindi dapat puntahan dyan sa internet, yun ang ginagawa in secret. Ang ginagawa pala pag nakasara ang kwarto, nanonood ng kung ano-anong video hindi dapat panoorin, nagbabasa ng hindi dapat basahin, yun pala ang ginagawa in secret. Pero ang sabi ng Panginoon, when you want to pray, go into your room and pray in secret. Of course, this is a reaction to the exaggerated attention that the Israelites have given to public exercise of spirituality. That now they were doing it for the sake of what the public will see, no longer for the sake of what the Lord would see. Naging pakitang tao ang relihiyon. This is a reaction. Sabi ni Lord, you want to really earn points in heaven? You truly want to please God? Pray in private. When no person can praise you and you will not earn social points by being tagged as a religious person, that is a pure kind of prayer. So are we closing the door behind us and praying to our Father in secret? How is our personal prayer life? Gaano karami sa atin ang nakakahigit ng 20 minutos ng prayer sa isang araw kasama na ang panalangin sa pagkain? Remember the emphasis of the Lord, personal prayer. That's important if you will grow spiritually. And we must have personal worship. Pwede bang biglang binuksan mo naman ang pinto at nakita mo naman ang member ng iyong pamilya nagwo-worship kay Lord? Maybe singing to the Lord, maybe kneeling, maybe dancing to the Lord, praising God privately. Si Job had an example, chapter 1, verse 20. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Definitely, he was alone because even his wife was torturing him. Pero nananalangin siya, nag-worship siyang mag-isa. Tayo po ba nakakaranas at sumasamba sa Panginoon mag-isa? Kung meron kayong mahal sa buhay, di ba gusto nyo paminsan-minsan mag-isa kayo? Mag-dinner tayo, tayo lang dalawa. Mag-bakasyon tayo, tayo lang dalawa. Ayaw mo nang ang dami-dami kung sino-sinong nandyan, wala na kayong panahon para mapag-isa. Ganon din ang Panginoon, gusto niyang mapag-isa tayo, kasama niya. Hindi laging may tao, kasi pag may tao, himbes mag-worship ka, may kausap ka pa, nagkukwentuhan pa kayo. Meron pang oras ng worship, nagpapakitaan ng sing-sing. Nagpapakitaan ng kung ano-ano, nagkukwentuhan, naaagawang atensyon. We must have personal worship. And of course, also, we must develop a very personal fellowship with God. Pakikipagniig. We need to be alone with God. Sabi nga sa Bible, itong mga taong ito had a very personal relationship with the Lord. Noah walked with God. Abraham was called God's friend. Moses spoke to God face to face. And David was called a man after God's own heart. In spite of his public and widely publicized sins, David is called a man after God's own heart because of his private relationship, a very personal relationship with Jesus. What else should we do? To develop and maintain a personal study of and reflection on God's Word. Nabubuksan lang po ba ang Bible kung may Bible study? Baka nga kuminsan dahil sa technology, pina-PowerPoint natin, hindi na rin nabubuksan yung Bible, wala nang dala eh. Paano kung minsan nasira ang ating gamit at sinabi natin, buksan nyo ang Bible, may dala pa ba kayo? O sobrang umasa na sa technology. Kaya yung mga iba, pagka magba-Bible study, pag binuksan mo yung Biblia, dikit-dikit ang mga pahina. Hindi man lang kasi nabubulat-lak ang Bibliyang ito. Ang tagal na ng Biblia, bagong-bago pa. Ezra 7:10, Ezra had devoted himself to the study of the law of the Lord. Mga kapatid, nabe-bless po tayo kung merong isang mag-aaral at pagkatapos tatayo dito at ibubunyag sa atin ang itinuro sa kanya ng Diyos habang nag-aaral siya, yun ang ginagawa ng preacher. Pero alam niyo po ba na napakaraming ibubunyag at ituturo ang Diyos sa inyo directly, personally, if only you would study the Word of God on your own. The Word of God is not for experts. It was written by ordinary people to be read by ordinary people. Pinapahirap lang yan ng mga scholar para sila maging importante.
But I'm telling you, even without seminary education and without a PhD in theology or kung ano-ano pa, you open the Word of God, you pray, you approach it with a humble heart, and the Spirit of the Lord is going to teach you. And the joy of discovering God's truth or a certain facet of this truth in a personal way is one of the highest joys available to human beings. Gaano karami po sa atin ang nag-aaral talaga? Ay, ako po nag-aaral, nagka-quiet time ako. Nagka-quiet time ka, bubuksan mo yung iyong guide. Bubuksan mo yung devotional mo sa page ganito, sa ganitong araw, babasahin mo yung sinabi ng author na basahin doon, at babasahin mo yung kanyang sinulat na konting essay, at pag sinabi niya, pray, pray ka naman, at akala mo nag-aral ka na nga ng salita ng Diyos, binasa mo lang ang pag-aaral ng iba. Pero iba yung kayo mismo ng Panginoon na mag-uusap, mag-aaral. Napakahalaga nito, mga kapatid. Huwag po tayong malibang na kung umaten kayo ng church at i-dine-declare ang salita ng Diyos, eh kumpleto na. It's only one half of your growth. The other half must depend on your personal study. 2 Timothy 4:13, when you come, sabi ni Paul, bring the cloak that I left with Carpus at Troas and my scrolls, meaning the Bible, especially the parchments or the papers that he used as study notes. Sabi ni Paul, pag nagpunta kayo sa akin, dali niyo yung Biblia at dali niyo yung notebook ko kasi lagi siya nag-aaral. Sa palagay niyo, bakit siya nakasulat ng nakasulat noong mga binabasa natin na epistles? Kasi mahilig siya mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi siya umasa kung kani-kanino para mag-aral. Nag-aral siya mag-isa at umasa sa Espiritong Banal. Ngayon, baka naman biglang magkani-kanya na tayo ng interpretasyon. Magkagulot, magkahalo-halo ang balat sa tinalupan. How will you know if your interpretation is right? If your interpretation does not contradict all the other verses that talk about the same thing, then your interpretation must be right. Hindi yung sasabihin natin, your interpretation must be right if it agrees with mine. Hindi ganun. But if it agrees with all other parts of Scripture that talk about the same thing. Kasi hindi nyo naman pwedeng pagsabungin ang verse against verse. Dahil ito ang reading mo dito, may nagsasabing ganito tungkol din sa ganung bagay, kaya kailangan pinag-aaralan. At kung meron po kayong interpretasyon na sobrang kakaiba sa nakaugalian ng interpretasyon ng church for many, many centuries, well, be a little bit suspicious of your interpretation, but it doesn't mean that if it doesn't agree with everybody, ikaw ang mali at tama sila. Dahil ang Panginoon nga sinabi, you have heard that it was said, and you have accepted that it's like that, but I'm telling you, it's like this. Pero huwag naman natin agad-agad ipamamalita at gagawing doktrina kung sobrang kakaiba dahil baka nga mali. Kaya kailangan isinasangguni din natin sa ibang kapwa natin nag-aaral. But that should not discourage you from private study. Because most of what the Bible teaches will be just about our personal life and how we interpret it and how we apply it to our lives. At kung meron po kayong interpretasyon na sobrang kakaiba, tiyakin ninyo na kung i-apply nyo man sa buhay nyo, personal lang, you can say, well, to me, I'd like to obey this verse in this way, but you should not impose it on other people because it's just a very personal interpretation. Lalong-lalo sa mga spiritual gifts, tulad ng mga prophecy, visions. You say, well, nakakita ako ng ganitong panaginip at sinabi sa akin ng boses, gigising ako ng alas 3 ng umaga para mag-aral ng salita ng Diyos. Well, you may want to apply it to yourself, but you cannot make a doctrine out of it and force everybody else to wake up at 3 and study the Word of God just like you do. So pagka mga ganun ang interpretation, personal na lang ang application. Hindi mo pwedeng gawing doktrina. Kasi maaari ka naman talagang kausapin ng Diyos in a personal way. Tulad ng pinagawa niya si Noah ng ark, alam nga namang gumawa tayo lahat. Pinagawa si Solomon ng temple, alam nga namang gumawa tayo lahat. So may pinagagawa siya sa specific people, and even now we believe that God speaks to people. At kumisan may ipinapagawa talaga sa iyo, may inuutos. Sabi sa iyo, itong ganito, ibigay mo kay ganon. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa kumari mo, yung ganyan mo rin, ibigay mo rin kay ganon. Kasi ikaw yung kinausap, para sa iyo lang yun. Dapat hindi po magulo ang ating personal study. Kasi kung sobra naman nating didibdibin yung mga personal interpretation natin, and we will make it mandatory for everybody else, magkakagulo. That's when you begin to consult the scholars and the so-called experts.
But in your personal application, you don't need them. So long as your interpretation and your application will not contradict another verse that talks about the same thing, and will not be destructive to you and others, and will, of course, conform with soundness of mind. Kasi mayroong mga, ito po totoo, mayroong may vision ako para daw ako maging humble, kailangan humiga ako dyan sa pintuan ng simbahan at lahat ng tao ay magpunas ng paa sa aking damit. May mga nangyaring ganon sa Amerika. Ay, hindi naman yata consistent sa karakter ng God yun na para ka maging humble, maging basahan ka doon sa pintuan. So, baka sister naman, guni-guni mo lang yung interpretation mo. Kasi it goes against sound judgment. It goes against all logic that God would like to debase you and your personality just because God is teaching you to be humble. But don't let these issues prevent you from your personal study and reflection of God's Word. Also, we must practice personal fasting. When you are convinced and when your conscience tells you to, I cannot say, mag-fast ka. Kasi kung hindi naman tausa yung puso, baliwala rin yun. Pero anong sabi ni Lord tungkol sa fasting? Matthew 6, 16 to 18. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their full reward. Pag napuri siya ng tao dahil nagfa-fast, yun na ang reward niya, yung puri ng tao. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father, who is unseen. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you. So, a very personal fast. Now, fasting may be physical, which means food, but more importantly, fasting should be spiritual. The denial of worldly and sinful nature. Sabi sa 1 Peter 2:11, dear friends, I urge you, as aliens and strangers in this world, to abstain from sinful desires which war against your soul. And that is a spiritual fast. Gusto-gusto ng katawan mo yung ganitong masamang kalayaw at hilig, then you deny yourself, that's a form of fasting. In fact, much higher, I think, than just fasting from physical food. Napakahalaga po na may personal fast. It doesn't always have to be a national fast. It doesn't always have to be a whole congregational fast, but a very personal one. Then we should develop personal charity and exercise of good works. 1 Timothy 6:18, command them to be good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. When people share, when they do good things to the weak, to the needy, to the destitute, to the poor, there is a miracle that happens in their hearts, that their spirituality gets to be more sensitive, it gets developed, and you evolve spiritually. It is a result of obedience to the Lord in doing good works. We've got to develop and practice personal religion, personal spirituality. James 1:27 is very explicit. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Pag meron po tayong taong nasabing, yan religyoso, ang tanong, meron ba siyang charities? Siyempre, the orphans and widows here are representatives of a certain class of people. People who are disempowered, people who are marginalized, people who are weak and cannot defend themselves. So any person who says, I'm spiritual, I'm Christian, tanong, meron ka bang ginagawang kabutihan para sa mga kapuspalad? At kung sasabihin, eh, ako nga kapuspalad, eh, ako dapat gawa ng mabuti, surely you will be able to find someone who is weaker and poorer than you are. There will always be the richer and the poorer person, the stronger and the weaker one, no matter what your station in life is. So do you have charities? Kasi ito daw pala yung pure religion. Hindi yung fasting, hindi yung pagsali sa mga grand religious activities, kundi yung personal and quiet work
for the needy, for the weak, for the destitute. And to keep oneself, ha, personal, from being polluted by the world. Yung naninindigan ka na hindi ka marumihan ng sanlibutan, maging malinis ang iyong espiritu lagi na, personally, that is religion that is undefiled before God. And if we did all that, we will be able to develop personal morality. Yung very personal, sometimes it is even against what the group considers acceptable and beyond what the group says to be right. So Genesis 39:6-10, we witness Joseph, a very young man, a very healthy, athletic, handsome young man, being seduced by what must have been a very beautiful woman. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Joseph was the master slave in the house of this Egyptian officer. And you know, Egyptian women, especially if there are wives of officers, they were always perfumed and manicured and pedicured and coiffed and beautified. Malayong malayo pa lang, amoy lotus na sa dami ng pabango. But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. How then could I do such a wicked thing and sin against who? God." And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Yan ang personal morality. How many of us will still be very highly moral if we were alone? Pag hindi mo nakasama si brother, si sister, si pastor, si elder, at tapos may nang-aakit pa sa'yo with the promise of secrecy because they were already inside the same house. And he practiced a very personal morality. Ito po mga kapatid, ang dapat natin marating. At nangyayari lang ito with private practice of our faith. Kahit hindi kayo umabsent sa lahat ng church activities, when you do not pray privately, when you do not privately fast, when you do not privately study the Word of God and worship God and practice all these things, you will only be one half strong. And when the crowd is not there anymore, the fellowship is not there anymore, and you're by yourself, what will you do? What will you do if you're alone? When nobody would know, or if there is a promise of secrecy? Because what we are in those moments is what we really are. So while it is commendable to be an active and functioning church member, it is important to note that there is growth in fellowship with Christians, but there's also a brand of growth that's available only in aloneness and in our personal walk with Jesus Christ. So let's get personal with Jesus. Even judgment is going to be personal. Hindi ka haharap sa Panginoon na may mga kasama ka, isa-isa nahuhukuman ang tao. Personal. Personal religiosity, personal spirituality is what and who you and I really are. Kung ano po tayo, pag nag-iisa lang, yun talaga tayo. In much the same way that nakedness is what and who you really are. That's why among the highly evolved arts, nakedness is not viewed as negative because only when the body is naked do you really truly see the person. Kaya sa arts po, walang mali siya tungkol niya sa naked body. In fact, the purity of nakedness is echoed even in Job 1:21. "Naked I came from my mother's womb and naked will I depart." So kahit naka-Amerikana ka o barong Tagalog nung ibinurol ka, ang totoo no, nung namatay ka at kung sa makabilang buhay ka, you were naked. 1 Timothy 6:7, "For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it, not even clothes." So merong nakedness ang ating spirit when we come to the world and when we leave it. You know what's wrong with clothes? Clothes hide the true person. Clothes cover reality and clothes give a false identity. Baka naman mamaya magpaburol kayong walang damit, lalo magkaskandalo. Hindi ito ang pinag-uusapan natin. What do I mean? Ang isang hampas lupa
ugaling basahan na tao, bihisan mo na ang ganda-ganda, turuan mo ng deportment and courtesy at marunong siyang magdala ng sarili, makakapangling lang na isa siyang marangal na tao. At isang kerangal-rangal na tao na hindi maka-afford ng magandang damit, gudagulan itong mga damit na pagkakamala nating walang kwentang tao dahil yun ang suit niya. Kaya yung nakedness that shows the true person is important. Magtataka ang marami, bakit si David, nagsayaw siya before the Ark of the Covenant, before the Lord, hinubad niya ang kanyang mga robes, at ang natira lang yung underwear niya na linen, kaya na-scandalize ang wife niya. So niya, baduy mo, nagsayaw-sayaw ka doon, naka-briefs. Sapagkat ugali po nung araw ng mga slaves, when they dance before their masters, naka-undergarment lang sila. Dahil sinasabi nila, slave ako, wala akong karangalan, hubad ako. At yun ang ginawa ni David. Baka mapagkamalan at malito ang mga tao kung sino ang hari dahil nakabihis hari siya nung sumasayaw sa Diyos para walang kalituhan na Diyos lang ang hari, tinanggal niya yung kanyang damit na panghari at nagsuot siya ng pang-slave lamang. Kaya natuwa ang Diyos sa kanyang sayaw. Yung mga malisyoso, iba ang makikita nila doon. Pero huwag niyong kakalimutan, nung nilibak-libak nitong si Michal na asawa niya yung sayaw ni David, the following verse said, and Michal remained barren, childless, all her life. Nagkaroon ng sumpa kasi pinintasan niya yung sayaw para sa Panginoon, nakatanggap-tanggap sa Panginoon. Huwag kayong namimintas-mintas, lalo't yung mga sumasayaw sa Panginoon. Baka rin kayo maging baog. And that is not biological because we can be spiritually childless and fruitless. Yung mahilig mamintas sa mga expressive worship sa Panginoon. So David took off his royal garment so that there would be no question as to who was king. That it was the God in heaven for whom he was dancing. Ngayon, mga kapatid, yung relihiyon na public, yung public activity, yung corporate activity, pwedeng maging tulad ng damit. Outward and public practice of religion can be like clothes. Public religion can invest a person with a false image and feeling of spirituality. Sa kaa-attend natin ng church, pero wala palang personal na relasyon, walang personal growth, baka tayo'y malinlang na relihiyoso na nga tayo, na okay na nga tayo because we don't miss church once a week. That we attend public events. It's like clothes that can hide the truth. Kaya ang mahalaga, beyond it, pag binuksan, makikita totoo pa rin. Corporate religion has to be balanced by and rooted in personal spirituality. It must be rooted in personal relations with Jesus. Kaya, kahit ang church nyo ay maging pabaya, hindi nagpapa-prayer meeting, hindi kayo nasi-zero kasi may personal prayer kayo. Kahit ang church ay magkulang sa pagpapa-Bible study, hindi kayo mawawalan kasi meron kayong personal Bible study. In other words, magkulang man ang church leadership, magkulang man yung church, hindi kayo manganganib kasi meron kayong personal spirituality. Eh kung may personal na kayo, tapos mapag-aruga pa ang inyong church at ibinibigay lahat yung public events that can make you grow, edi lalo tayong nagiging kawangis ni Kristo. And God is able to change us from glory to glory. Pero tatandaan ninyo, your church can do with you and for you only one half of your growth. The other half, you have to do on your own, alone with the Lord. Kailangan may pananagutan. Ang bata, pakainin mo ng pakainin bago umalis patungo ang eskwela. Kung maghapon na hindi kakain at maglalaro lang aatupagin, hindi rin siya lulusog. Kailangan may sariling bait. Kailangan alagaan ang sarili. Kung pinapabayaan ka pa ng church mo, edi lalo kang dapat mag-alaga sa iyong sarili. May mga ibang bata, bakit alauna ka na umuwi ng madaling araw? Yung nanay ko nga po, alas dos pa eh. Tatay ko nga, hindi pa umuwi, tatlong taon na eh. Yung pala eh, wala nang nag-aalaga sa'yo. Itatapon mo pa rin yung sarili mo. Di dapat lalo mong alagaan ang sarili mo. Hindi ka na pala naaalagaan ng magulang mo. Lugi ka naman kung pati ikaw magpabaya pa sa sarili mo. Kaya dapat inaalagaan natin ating sarili.
Jesus emphasized spirituality that was very personal. What we are minus our clothes, what we are minus our public religious image and activities, is what we really are in the eyes of God. You can deceive people with your clothes, and you can upgrade your image with clothing, but not with God. He knows who we are. You can impress people with religion. You can have a public office. You can sing in the choir. You can even preach. But in your private life is what you are before God. And that is what really matters. Do not rely on and do not be disgraced by public religion, although it has its own importance, but it is not everything. This was the Lord's sharp rebuke to the religious leaders of His time, to the religious people. At ito rin po ang rebuke ni Jose Rizal sa Christianity practiced in this country during his time. It was all public. There was nothing personal. Ang mga Pilipino noon, panahon ni Jose Rizal, nagsisimbang lahat. Nandun lahat sa mga activities ng simbahan. Pero inisa-isa niyang ipakita ang mga karakter sa Nolime Tangere, sa El Filibusterismo, ang kabulukan ng mga tao, ang kabulukan ng mga manang at manong, ang kabulukan ng mga nangunguna sa relihiyon, talamak na talamak at napakabaho, pero buong-buo ang public religious life. Yan ang ibinunyag ni Jose Rizal, cancer ng lipunan na tinanggalan niya ng takip at tabing. Ipinakita niya ang kawalang kabuluhan ng relihiyon sa Pilipinas, ang kapabayaan at ang kabiguan ng simbahan to create character. Na yung pinakamadadasalin, sila ang pinakamapang-api sa kanilang mga katulong, sa kanilang mga nasasakupan, dinadaya pati ang kanilang mga utusan sa bahay, na ang mga pinakamalaking mag-ambag sa simbahan, pinakamarami mga bisyo, at yun mismong nangunguna sa relihiyon, ang pinakamaraming kasalanan. Ibinunyag ni Jose Rizal, kaya naman ang simbahan ang nanguna na ipabaril siya. Yan din ang ibinunyag ng Panginoon, kaya siya ipinapako. Pareho sila ng inabot na kapalaran. Matthew 23 verse 5, sabi ng Panginoon tungkol sa templo, sa relihiyon, sa religious climate of His time, everything they do is done for men to see. Panglabas, pakitang tao. Mark 12, 38 to 40, as He taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and in the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. Such men will be punished most severely." Nakita niyo po ang salita ng Panginoon, pinakamasasakit, mahahapdi, laban sa mga relihiyoso. Sabi, higit na maparurusahan ang mga ito kesa doon sa mga common criminals. Religious leaders na pinagsasamantalahan ng mga balo, mapagpanggap at mapagkunwari sa kanilang mga mahahabang mga dasal. Subalit ang loob ay bulok. Matthew 23:27, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean." Religious leaders are to be judged more severely. James 3:1, "Not many of us should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly." So napakahalaga ang maging totoo. At pag sobra po tayong nahumaling sa public practice of our faith, we may be deluded into thinking that we have arrived, that we're all right. But it is really our personal spirituality that matters. So function in the context of Christian fellowship and family, but keep and prioritize your personal and intimate relations with Jesus. Have, exercise, and develop personal religion and spirituality. Gawin po natin, mga kapatid, na personal ito. Tuwing may naririnig tayo, ang itatanong natin, paano ko i-apply sa personal life ko? Napakadali sa atin na laging makinig ng salita ng Diyos, pero magbingi-bingihan naman at hindi ito sundin.
Napakadali sa mga Kristiyano na hindi niya chine-check ang kanyang pride, yung yabang, yung rebelliousness, and the lying spirit. Napakaraming mga Kristiyanong mga sinungaling, mga mandaraya sa kapwa pa naman kapatid. Mag-iingat po kayo. Maraming nakiki-attend ng church, naghahanap lang ng mapaprospect para utangan o bentahan ng kung ano-ano. Kuminsan, nagtatagumpay sila, nakakarating sa matataas na offices in the church. Nagiging leader ng ganito, leader ng ganon. Kaya sinasabi natin, mga members, kung ang mga teacher nyo, mga leader, ay inuutang-utangan kayo, dinadaan-daanan kayo sa iyak-iyak at kung ano-ano, at magtitiwala kayo, suriin nyo muna, ipagtanong nyo muna. Kasi kadalasan yung mahilig mang ganyan, may record talaga yan, maraming nakakaalam. But of course naman, church leadership tries to be decent and not destroy people's reputation. Pero magtatanong-tanong kayo dahil hindi tinotolerate ng church yan. Yung minsan, yung mga iba, nagkakaroon sila ng matataas na posisyon dahil talagang sinadya nila yun, nagpakasakit ng mga 2-3 taon, nagpapadama lang pala. At kung meron na ng ating pagtitiwala, ay saka sumasalakay. So dapat tayong maingat. Ganyan ang sinabi ng Panginoon, you devour widows' houses. You don't only devour the widows' houses, but many religious leaders devour the widows. Sometimes, even religious leaders devour the youth. Pinagsasamantalahan ng mga young people. Kunwa-kunwari ay magre-retreat, magka-camp. Kunwa-kunwari ay may overnight fellowship. Yun pala, sinasalakay at pinagsasamantalahan ng innocence ng mga kabataan. Susuriin nyo lalong-lalo ang mga youth leaders na ipagtitiwalaan nyo ng inyong mga anak, ng mga inosente. Sapagkat, ang sabi sa Bible, there are wolves dressed as lambs who are mingling with the people of God. May mga youth leader na sila ang sex molesters. Pinagtitiwalaan ninyo, yun pala sila ang sumisira sa inyong mga anak. Kaya dapat tayong masuri, madalanginin, sapagkat maraming mga huwad maging sa loob ng iglesia. Alam lahat yan ng Diyos. Pero tayo kasi mga tao, ang ganda-ganda naman, laging naka-close neck siya, may dalang malaking King James Bible, magtitiwala ka na agad. Kaya sinasabi natin, it's not only what you see in public, that's why we should pray for discernment, that we should be able to feel in our heart what kind of heart the other person has. Huwag kayong magpapadala sa nakikita nyo lamang. Si Balagtas mismo sinabi, pag ang isinalubong sa inyong pagdating ay maamong mukha't may pakitang giliw, ihanda na raw ang inyong gagamitin sapagkat niya'y kaaway na lihim. Pag masyadong magiliw, masyadong sister, brother, bago kayo magtiwala, suriin muna. And there are people who have complete control over their lacrimal glands. They can cry on cue. At kung naawa na kayo, natangay na ang inyong hikaw at pulseras sapagkat marami nang dadaya sa pangalan ng Diyos. Nagsasamantala sa pangalan ng relihiyon. It is important to develop personal relations with God and personal spirituality. Out of that, you can make your personal moral stands that can govern your life. Romans 14:22. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. How far more can you be personal? Sabi, keep it between yourself and God and apply it as you would and as you are accountable to God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. And of course, you're talking about conscience. Sundin ang konsyensya. Yung konsyensya na nakababad sa salita ng Diyos. Yung konsyensyang nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kumusta po ang ating personal prayer? Personal devotions. Personal Bible study. Personal works of charity and goodness to people. Kumusta ang ating personal worship? Ang ating personal life. This is where we are bare. Kaya po yung oblation sa UP nakahubad. Siyempre, noong mga 1930s, pinagtalunan pa kung lalagyan ng konting takip na dahon o hindi. Nanaig ang mga conservative, nilagyan ng konting dahon. Pero ang original concept noon wala. Because the oblation of UP is naked, looking up to heaven, saying, God, I am naked, clothe me with knowledge. We are all naked before God.
We cannot hide anything. Hindi kayo lalago sa inaasahan at niloloob ng Diyos kung ito lang pagtitipon natin ang aasahan ninyo. Kailangan may sarili kayong pagsisikap, sariling personal na relasyon sa Diyos. Kaya kung may kulang pa tayo dito, yun ang pupuno. Napakahalaga. Aming Diyos, salamat. Interesado kayo sa amin. Salamat po na kahit ang dami-dami namin, kaya niyong makipag-personal relationship with each one of us. Salamat po, pinapahalagahan niyo kami that you want to be personal with us. Ituro mo sa amin, Lord, to be more personal with you. Ano bang ibig sabihin nun? Paano ba namin gagawin? At sa mga gumagawa na nito na nakakaunawa ng binabanggit mula sa pulpitong ito, salamat at ibinuyag at inihayag nyo na sa kanila yung kagalakan na nagmumula sa private worship, private prayer. Nawa ko meron pang hindi nakakaunawa nito, Panginoon, hindi pa gumagawa, maging hamon ng sandaling ito upang ito'y simulan. Mga kapatid, manalangin tayo ng matahimik, mataimtim. If you have already discovered the glory, the beauty, the joy of personal relations with God, personal worship, prayer, study, thank God. And develop it even more. Hindi nyo kayang ubusan at ubusin ng Diyos. Habang handa kayong lumalim at tumaas, handa siyang samahan kayo. At doon pa sa mga hindi nade-develop ito, manalangin ngayon, humingi kayo sa Panginoon ng kapangyarihan na gawin ito. At magpa siya to develop your personal reading, prayer, worship, your personal acts of goodness, your secret charities. That's what God loves. So be with the Lord. And let the Lord give you personal, very personal messages in some moments of silence.